You are watching YouTube channel Glen J. Malapit na ang Pasko at bagong taon. Naghahanap ka ba ng mura at masarap na pang Noche Buena at pang New Year ng iyong pamilya, pero pang 1,000 lang ang budget mo? Panoorin niyo po ito sakaling may magugustuhan po kayo sa mga anim na recipe na ito. Nabili ko po ang manok na ito ng 162 pesos. I-marinate nyo lang po ito ng soy sauce, oyster sauce, garlic powder at nadikdik na bawang. Pwede nyo rin po add ng pineapple juice at banana ketchup kung meron naman po kayo dyan sa kusina nyo. Depende po kung ano ang gusto nyong flavor na pang-marinate na kaya ng busa. Pagtapos na ihalo ay ibuhos sa manok. Takpan at i-marinate ito ng 1 to 2 hours. Pagtapos na ay pwede ito iluto sa kawali, oven, at air fryer. Recipe number 2. Pork belly lechon roll. Nabili ko po ito na na-marinate na 1 kilo sa halagang 200 pesos. Pwede po ito iprito ng buo sa kawali. Pwede iluto sa oven at air fryer. Recipe number 3. Crispy chicken wings. Nabili ko po ng 160 pesos 1 kilo. Una ay minarinate ko siya ng asin, paminta, chicken granule seasoning, garlic powder at lemon juice. Pwede po kayo gumamit ng kalamansi kung iyon po ang meron kayo. Pwede din po na kahit hindi maglagay. Ilagay lang po ito sa ref ng 1 hour bago lutuin. Pagtapos na ay maghanda ng breading mix para iprito. Pwede din po kayo bumili na lang ng ready-to-mix, marami pong nabibili sa grocery stores. Maglagay ng 1 cup na all-purpose flour sa bowl. 3/4 cup na cornstarch. At magdagdag din ng 1 tablespoon garlic powder. Maglagay ng asin at ground black pepper ayon sa panlasa nyo. Ihalo ito at lagyan ng katamtamang tubig. Ihalo ng mabuti hanggang sa malapot na ang mixture. Pagtapos na iprito na ang mga chicken wings. Ilubog sa butter ang mga chicken wings at i-deep fry sa mantika. Thank you.
Tapos na i-set aside ito dahil prituhin pa natin ang pangalawa para super crispy. Sa ngayon ay ihanda na natin ang gravy niya. Ilalagay ko po sa description box ang kumpletong listahan ng ingredients nitong recipe na ito. Maglagay tayo ng butter sa kaserola at maglagay ng nadikdik na bawang at luya. Pagkatapos ay ilagay na natin yung mixture ng soy sauce, oyster sauce, brown sugar, chicken powder, paminta at asin, banana ketchup, garlic powder at sesame oil. Pakuluan lang po ito at pag malapit ng maluto ay magdagdag ng pampalapot na mixture ng cornstarch at tubig. Pagluto na ay iprito natin ng pangalawang beses yung mga chicken wings. Pagluto na ay i-mix na natin yung gravy. Pagtapos na ay maglagay ng available na pang-topping nyo po dyan. Pwede ang spring onions, sesame seeds, parsley at kung ano pa po ang gusto nyong ilagay. Recipe number 4, pansit. Gumamit ako ng konti lang na karne para sa flavoring at tag 20 pesos na kikiam at fish balls. Hinaati ko lang kaya mukhang madami. Sa mga gustong malaman ang nagastos ko po dito ay ilalagay ko po sa description box ang kumpletong listahan.
Recipe number 5. Fruit salad. Gagamit lang tayo ng 3 ingredients. Pinalamig ko na sa ref ang kremdensada kaya namuuna ito. Nabili ko ng 53 pesos. Ito ay pinagsamang condensed milk at all-purpose cream kaya kahit hindi na tayo maglagay ng matamis dahil matamis na rin itong hiniwa kong honeydew melon. Nabili ko yung buo ng 50 pesos, pero half lang ang ilalagay ko kaya 25 pesos. Hindi ko na rin tinapon ang sabaw itong fruit cocktail dahil konti lang naman ang sabaw at siya na rin ang magsisilbing minatamis nitong fruit salad. Itong fruit cocktail mix ay nabili ko ng 85 pesos. Pagsama-samahin lang lahat ng ingredients at haluin ng mabuti. Mapapansin nyo kung may bubbles dahil sa juice ng fruit cocktail mix. Mamumuo kasi yung kremdensada kaya maganda na may juice ng konti para mas maganda ang in-spread at absorption ng mixed fruits sa juice. Recipe number 6. Christmas jelly. Perfect po ito sa mga bata. Kailangan natin ng jelly mix red color isang sachet 24 grams. Sundin lang ang procedure sa likod kung paano gawin. Ang price po nito ay 12 pesos po lamang. Maglagay ng 5 cups na tubig. Ilagay ang unflavored jelly mix red color at mag-add ng half cup peach syrup or juice depende kung ano ang gusto nyong flavor. Mag-add po kayo ng white sugar depende po sa panlasa nyo. Haluin ng mabuti at iluto. Pag malapit na po mag-boil at na-dissolve na lahat ang mga linagay na sangkap ay patayin ang apoy at ilagay sa molder, pwede po bowl or kahit na anong shape ang gamitin. Basta pwede sa mainit. Pag may natira ay ilagay sa ibang molder. Pagtapos na ay palamigin ito at gawin na natin ang pangalawang layer. Gagamit naman tayo ng unflavored yellow color na gelatin powder. Tulad ng una, sundin ang instructions sa likod ng sachet. 2¾ cup water. Ilagay na ang yellow gelatin. Nag-add ako ng isang lata 400 ml evaporated milk creamer at 1/4 cup all-purpose cream. One-third cup peach syrup or juice. Sugar 1¾ cup depende sa panlasa nyo. Pwede din naman condensed milk ang ilagay nyo kung ayaw nyo ng asukal. Haluin ng mabuti at iluto. Pag malapit na ito mag-boil at na-dissolve na yung mga linagay na sangkap ay ilagay na sa molder. Maglagay ng na-slice na peaches. Ito ay nakalata at mabibili sa kahit saang grocery stores. Maglagay ng na-slice na peaches sa molder.
hindi ko sinunod yung liquid ingredient sa likod ng jelly mix kasi naglagay ako ng peach syrup kaya mas konti yung linagay kong liquid para mag-set yung gelatin. Palamigan at ilagay sa ref ng at least 3 hours. Mas masarap kasi kainin pag malamig. May naisip na po ba kayong ihahanda nyo sa inyong Noche Buena? Sana ay may napili po kayo sa mga recipes na ito at kung wala naman po kayong nagustuhan ay marami pa po akong ibang recipes na panghanda sa kahit na ano pamang okasyon. Paki-check na lang po ang video folder ko. Merry Christmas po sa lahat!